Ito ang drug test result ni Pangulong Bongbong Marcos na inilabas noong November 23, 2021 na kasagsagan ng kampanya. St. Luke's Medical Center ang naglabas nito. Nakapirma ang analyst at head of laboratory dyan. Matatandaan na si ex-presidente Duterte na mismo ang nagsabi nito na gumagamit daw ng cocaine si BBM bago mag-eleksyon. Pero naka-apekto ba ito sa kampanya ni BBM? Naniwala ba ang mga Pilipino kay Duterte? Kung meron mang naniwala sa kanya, yon ang mga DDS na mga panatiko kay Duterte. Kung talagang drug addict si BBM, bakit landslide winner pa rin siya? Lahat na halos ng paninira ginawa na sa kanya, umubra ba? Ibig sabihin, 31 milyong Pilipino hindi naniwala sa paninira ni Duterte at ng mga DDS sa kanya, at hanggang ngayon, kung may naniniwala man ay yung abnormal na paulit-ulit na inuulit yung panlalait ni Duterte kay PBBM na bangag daw. May bangag bang matino makipag-usap at nakakapirma ng mga positibo at magagandang projects at batas na ipinapasa ng Kongreso at Senado? Ang tingin kong bangag dito ay si Duterte talaga eh. Kasi pabago-bago ang mga sinasabi at wala sa ayos. Walang ethics at bastos ang bunganga. Parehong-pareho sa ugali ng mga kilala nating nagsyashabu. Hindi yan personality ng tao. Epekto ng drugs yan sa utak yung pagiging bastusin at mapanlait sa kapwa. Ito ang katotohanan. Una, konti lang talaga ang mga DDS. Maingay lang sila at balahura ang mga bunganga, kaya yung mga Pilipinong mahihina, mag-isip at madaling mahawa ng chismis na dadamay. Pero sa mga matitinong Pilipino, walang kwenta ang mga akusasyon kay PBBM. Pangalawa, ang mga DDS ay talagang mga anti-Marcos noon pa. Galing din sila sa mga Dilawan. Pangatlo, ang nagbigay ng pinakamalaking boto kay Duterte noong 2016 at kay Sara nitong 2022 ay ang mga Marcos loyalists. Pinakamalaking vote turnout ang nai-record ng COMELEC sa eleksyon 2022. Ibig sabihin, pati yung mga matagal nang hindi bumoboto ay biglang nagsiboto nang malaman na Marcos uli ang tumatakbong Pangulo. Matatandaan na dinaya ng kampo ni Lenny, under Noynoy appointed Andres Bautista, ang COMELEC na ngayon ay nakasuhan sa Amerika dahil sa bribery na ginawa sa Smartmatic. Pat inilabas ni BBM ang video ng mga pruweba ng pandaraya na ginawa sa kanya. Kaya ang ganti ng mga Pilipino ay binigyan lalo si BBM ng pinakamalaking mandato ng sambayan ng Pilipino. Tingnan nyo ang mga Maysug rallies ni Duterte. Partida kasama pa dyan ang mga miyembro ni Kiboloy na sinasabi niyang nasa 7 milyon. Pero halos wala namang umaattend sa mga rallies na yan. Kasi ang mga matitinong Pilipino ay naiinis na sa ginagawang panggugulo nito ni Duterte. Siya lang ang tanging naging Pangulo ng Pilipinas na imbes na makipagtulungan sa pamahalaan ay number one pang nanggugulo, mas magulo pa kaysa sa mga oposisyon, lalo na nang ipinasara ni PBBM ang mga pogo na pugad ng lahat yata na nang uri ng kasamaan tulad ng human trafficking, prostitution, drug syndicates, torture, identity thefts, scamming, illegal recruitment at marami pang iba. Taliwas ito sa sinabi noon ni Duterte na malinis daw ang mga pogo. Noong siya ang namumuno, ibinigay ng mga Marcos at mga Marcos loyalists ang taos-pusong pagsuporta sa kanya at sa kanyang administrasyon. Subalit nang si PBBM na ang namumuno, aba at nangugulo na ang matanda. Bakit ganun? Hindi na personality yan, kundi sakit na ng tao yan ang manira. Ugali na talaga nila. Very opposite sa ugali ng mga Marcos na hindi naninira. Pero ano ang nag-trigger ng pagkainis ni Duterte kay PBBM? Tingin ko ay nag-umpisa ito sa plano ng Kamara na ituloy na ang matagal ng naunsyami na plano ng charter change, kung saan hindi lang economic provisions ang posibleng mabago kundi pati ang governmental structure at form of government ng ating bansa. Masama ang loob ni Duterte noon na hindi nag-materialize sa panahon niya ang federal government na na-draft na nila. Dahil hindi sinuportahan ng Congress ang planong ito. Tandaan na federalism ang isa sa pinaka naging dahilan ng pagboto kay Duterte ng mga Pilipinong anti-yellows.
pero hindi ito naging makatotohanan sa panahon niya. At ngayong si PBBM ang ginawang chairman ng isa sa pinakamalaking partido na nagsusulong ng federalismo sa bansa. At halos lahat ng nasa Kongreso na inihalal ng kanilang mga respective districts ay buong puso sa pagsuporta sa leadership ni PBBM. Hindi imposibleng mabago ang ating konstitusyon at ito ang pangamba ni Duterte. Dahil sa ilalim ng isang federal parliamentary form of government, posibleng maging forever president si PBBM at ang napapalitan lang ay ang prime minister. Galit si Duterte dahil nangangamba siya na mangyari ang charter change sa ilalim ng Marcos government. Matatandaan na pinalitan ni late President Ferdinand E. Marcos ang 1935 Constitution na inakda noong panahon ng Commonwealth Government na under ng American occupation. Pagkatapos, maideklara ni Marcos Sr. ang martial law noong 1972, napalitan ang ating 1935 Constitution ng 1973 Constitution. Ngunit tinamaan sa 1973 Constitution ni Marcos ay ang mga greedy wealthy oligarchs na kumukontrol sa malalaking mga lupain na iniwan ng mga Espanyol. Ngunit inangkin naman ng mga oligarko at ginawang alipin ang maraming mga magsasaka. Dahil sa agrarian reform program ng Marcos administration, nawalan ng kontrol ang mga oligarko sa mga lupaing sakahan at mga pagmomonopolyo ng mga korporasyon sa bansa. Pagkatapos kidnapin si Fem at ang Marcos family sa Malacanang para dalhin sa Hawaii ng American operatives, biglang umupo sa palasyo ng Malacanang ang byudang si Cory Aquino na pinasumpa ng mga pari kasagsagan ng people power sa EDSA bagamat si Marcos ang totoong nanalo sa ginanap na snap election noong 1986. Makalipas ang isang taon, nabuo ang 1987 Constitution na inakda lang ng mga alipores ni Cory Aquino. Bagamat 70 to 90% ng nilalaman ng 1987 Constitution ay galing din sa 1973 Constitution, napalitan na naman ang marami sa mga pro-poor laws at naging oligarch-friendly ang saligang batas. Ang resulta, napunta sa kamay ng mga oligarkong Pilipino at mga bilyonaryong banyaga ang marami sa mga government institutions at government properties na itinayo ni Marcos para pakinabangan ng sambayan ng Pilipino. At nakita natin ang naging epekto sa bansa ng Saligang Batas 1987. Napunta sa kamay ng mga oligarko at elitista ang marami sa mga publicly owned properties at assets. Dahil napunta sa private, third-party ownership ang marami sa mga government assets. Tumaas ang mga bilihin at naging alipin ang mga Pilipino sa sarili nilang bansa. Imagine, dito ka ipinanganak sa Pilipinas, pero wala kang sariling bahay. At pati ang tubig, kuryente, public transportation ay naging pribado at naging kontrolado ng mga oligarkong mayayaman sa Pilipinas at mga banyagang namumuhunan lamang sa bansa. Imbes na government-owned corporations na ang bibili ng mga bigas na pinoproduce ng ating mga lokal na magsasaka, mga kapitalistang banyaga na ang humahawak ng presyo ng bigas. Ang pangarap noon ni Marcos na maging self-reliant at self-sustaining na bansa ay naging dependent sa mga foreign institutions. Kaya ito ang mga dapat maalis sa ating konstitusyon. Kailangang mabago ang mga economic provisions na inilatag ni Cory at cohorts niya. Maraming mga batas na anti-poor sa 1987 Constitution na magiging hadlang sa plano ni PBBM at ng Marcos government na magtuloy-tuloy ang pag-unlad ng bansa. Isa sa nagpahirap sa ating bansa ay ang PCGG na itinayo ni Cory sa bisa ng kanyang executive order na pumigil sa Marcos gold profits upang hindi maipasok sa Pilipinas at magamit sa kapakanan ng ating bansa. Marami sa mga batas na ito ay kailangang ma-abolish sa pamamagitan ng congressional operations na silang legislative body ng ating kasalukuyang democratic form of government. Sa bagong Pilipinas brand na nais ni PBBM na mangyari at kanyang inuumpisahan sa ating bansa, kailangan ding matanggal ang mga batas na hindi lang anti-Marcos, kundi anti-Filipino din. Ngunit ayaw yata ng mga Duterte ang charter change, although sa panahon ni FPRRD gusto niya para sila ang mag-benefit. Kaso hindi nag-materialized. Una,
mawawalan ng chance ang kanyang anak na si Sarah na maging pangulo ng bansa. Mabubura ang office of the vice president sa isang parliamentary system kundi mapapalitan ito ng prime minister. So balik tayo sa drug test result ni PBBM. Negative. Kung totoong gumagamit si BBM, way back 2012, ayon sa mga dinadaldal ng mga DDS minions, e 10 years mahigit na yan. Nilabas na nga ang negative result ng drug test na ginawa sa kanya noong 2021 during campaign rally, nanalo pa rin at nag-landslide si BBM bilang pangulo. So ano pa ang ide-demand nila? Tapos na ang panunungkulan ng mga Duterte. Panahon na ngayon uli ng Marcos. Let President Bongbong Marcos do the job and fulfill and perform the role and office of presidency. Sabi ni Duterte, mahirap daw maging pangulo. Yun naman pala eh. Eh bakit imbes na makipagtulungan siya kay PBBM, eh ginugulo pa niya? Ano ba talaga motibo niya? Pinahiya na niya si PBBM sa publiko? Ano epekto sa mayoryang Pilipino? Wala. Ang naimpluensyahan lang naman ay yung mga DDS na katulad nilang mga chismosa, bastusin, palabintangin, palamura, mapanlait. Bumaba ang moral ng mga Pilipino simula noong namuno ang mga Duterte. Naging palamura ang mga magagalang na Pilipino. Pati mga bata ginawa ng habit ang pagmumura at pangbubuli na ginawa rin ni Duterte noong panahon niya. Kaya sa mga Pilipinong matitino, buong puso ang suporta sa pangulo ng bansa na marating ang isang bagong bukas sa isang bagong Pilipinas. Kaya kung ikaw ay matino, huwag mong gayahin ang inuugali ng totoong mga bangag na bastusin at palabintangin sa kapwa. Do your part as Filipino citizen, hindi sa panlilibak, kundi sa pagtupad ng iyong tungkulin sa lipunan, pamilya at pribadong buhay bilang isang mabuting Pilipino. Ang isang bagong Pilipino ay Pilipinong nabago ang pananaw mula sa marumi at mabahong politika na siraan ng siraan, kundi may pusong nagmamahal at sumusuporta sa magagandang hangarin ng pamahalaan. Imbes na maging kritiko sa ikasisira, maging katuwang tayo ng Pangulo sa pagbibuild ng ating inang bayan. Build better more. Kung ang mga Duterte ay gusto nila wasak-wasak ang mga Pilipino, ang mga Marcos naman ay gustong magkaisa ang sambayanan. Of course, hindi madali, lalo na sa mga utak talangka at mga rebelde na walang inatupag sa buong buhay, kundi magreklamo, magdaldal, kumontra. Hindi sila nakakatulong sa pagtatayo ng isang maganda at matatag na bansa. Support the President, support the Filipino initiative of making this nation great again. Mag-invest tayo sa mabubuting mga bagay tulad ng pagsuporta sa ating nationalistic endeavors na nagha-highlight ng Filipino identity, Filipino spirit, and Filipino nationalism. Sapagkat totoo na ang isang mabuting Pilipino ay hindi mag-uukol ng oras sa pagpapabagsak sa ating pamahalaan kundi makikipagtulungan sa pamahalaan kung ito naman ay sa ikabubuti ng mamamayan. This nation shall be great again. Ito ang nakatatak na visyon ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos na kanyang itinaguyod sa ilalim ng kilusan ng bagong lipunan. Ngayon naman, sa ilalim ng pamumuno ng kanyang anak na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay naipagpapatuloy muli ang magandang simulain sa kilusang tungo sa isang bagong Pilipinas. Ikaw, ako, tayo ang bukas, atin ang bukas, sapagkat tayo ang Filipino future. Mabuhay ang Pilipino, sama-sama tayong babangon muli. Hayaang mabangag ang mga nanggugulo sa kanilang sariling kabangagan. Dito tayo sa isang naghihintay na magandang kinabukasan. Tulong-tulong tayo tungo sa isang mas pinadakilang bansang Pilipinas na ang mamamayan ay may dugong maharlika. Makadiyos, makabayan, makatao at makakalikasan. Please like, follow, and subscribe to our channel and kindly share this video to all. Maraming salamat po at mabuhay ang bansang Pilipinas!